Diretso na tayo kagad, partner, ha? Dahil makakausap na natin, nasa linya na ating telepono, si ACT Teachers Party List Representative Franz Castro. Congresswoman Franz, magandang hapon. Tony and Casey po. Magandang hapon, Tony and Casey, at sa inyong mga taga-subaybay. Oo, biro nyo, no? Congresswoman, ha? 2018, di ho ba? Nung nangyari yung paglikas doon sa mga bata, doon sa, ano po ito? Talaingod, di ba? Talaingod. Oo. Yes, oo. 2018, almost 6 years na. Yes, tapos nung panahon ding iyon, eh si Pangulong, ni Noy Pangulong Duterte na nga mismo parang nag-sumbat sa inyo na mali daw yung inyong ginawang paglikas dahil hindi nyo naman daw kinuha yung pagkonsente ng mga magulang. Di ba ho ba? Well, oo, yun ang ano, no, yun ang sinasabi nila, no? Kasi sa ganitong sitwasyon, Tony and Casey, yung sa emergency situation na ito, na yung mga bata ay humihiling sa iyo na tulungan sila, okay, pati na rin yung mga teachers. So, uh-oh, ano ba yung pwede namin gawin? Kahit hindi ba kami kikilos agad noon? So, ganun yung ganun pangyayari na doon. Pero at nasa ano na siya, nasa bingit na siya talaga ng threat. Yes. No, yung sa panahon na yon. Kaya, paano pa makukuha yung ano, no, yung consent, di ba? Pero kung after that, ka. After the fact na iligtas nyo na ho yung mga bata, yung ho ba mga magulang ay hindi ba sila tumestigo para panindigan nga po, no, na sinaklolohan nyo yung mga bata at hindi naman sila dinakip o dinampot, di ba? Well, meron po kaming ano, no, yung consent na ibinigay nila dun sa mga teachers. May consent. So, yun po yung ilan sa mga naging ano namin, ano, naging mga ebidensya. Anong consent na, syempre, po ito? Sa mga teachers, sila kasi ang nag-decide, eh. Ang mga teachers at saka students yung nag-decide na lumikas. Sila ay lumikas na doon sa lugar. Uh-oh. At sila ay nagpasaklolo na sana maanuhan sila ng ano, no, ng ano, sasakyan or whatever na pwede silang makaalis kaagad doon. Uh-oh. So yun lang po yung ginawa namin doon, no, yung tinulungan namin yung mga bata at teachers. Tapos teachers pa yung kasama doon sa convicted. Walong teacher yan, na volunteer teacher ng Lumad School. Nagkaroon ho ba, Congresswoman, ng pagkakataon na tumagal sa inyong piling itong mga bata na hindi na ibalik kaagad sa kanilang mga magulang? Go ahead. Ay, hindi. Kasi nung gabing yun, November 28, noong pababa na kami, no, binarang kami noong mga militar. Mm-hmm. At tapos, at doon, sinabing ganun, ang sinabi lang sa amin, sinicheck lang kami, ganito, ganyan, ganyan. Mm-hmm. Pinapunta na kami, sabi nila, gabi na po, dito na lang kayo sa presinto, magpaano. So, inano kami doon, ano, pinadinitain na kami doon simula nung gabing yun. Mm-hmm. At kinabukasan, nag-file na sila. No, nagpa-attendance ang mga yan, eh. Nagpa-attendance ang mga yan. Yung pala, yung sumulat, yung mga pangalan na naka-attendance doon, yun ang sinampahan nila ng kaso. Aha. Pero yung reklamo ay nanggaling mismo sa pulis, hindi ho doon sa mga magulang? Yes. Sa pulis, oo. Sa pulis. Ang reklamo ay nanggaling yan sa mga, ano, no, sa military, okay, at NTFLK sa pulis. Oh, eh, nasaan yung mga magulang nung panahon yun? Kasi meron kayong sinabi dito sa statement nyo that the court ignored, di ba, certain ano ba, testimonies ba or ebidensya ba? Ano tong mga hindi binigyan ng pansin ng korte nung dinidinig po ang inyong kaso? Well, yung kasi bawal kami, Carmina, magsalita nung ano, no. Nung time na yun. Noong parang yung detail nung ano, sinabi ng aming abogado. O ngayon, well, pwede na. Yun lang, ano, yung hindi tinignan ng korte yung halimbawa, yung nangyaring harassment doon sa mga bata. Doon sa school, no. So na kung saan umalis doon or sumakas doon yung mga bata dahil nga doon sa may mga threat na sa kanila. May mga ano pa nga daw, yung mga itak saka pana, yung mga paramilitary na nagpaalis sila dun sa mga school. So parang hindi yun yung hindi tinignan. Ilan yun dun sa mga testimony na ano? Sino ba nagbigay ng testimony yun na may armado ng mga pana at itak yung mga... Yes, oo. Sino nagbigay? Yun ang kwento, no, nung ating mga teachers. Teachers, and okay. Pero yung mga magulang. Ho, Congresswoman Franz, nasan ho yung mga magulang nung time na dinetain na ho kayo? Well, hindi ko kasi kilala yung mga bata, ano. So, wala akong kilala dun sa mga bata. Ang merong yatang mga estudyante doon na, ano, no, yung mga magulang nila ay nasa ibang probinsya. Okay. Yung ganun. So, ano, hindi sila nasundo kaagad? Ganun ho ba?
Noong mga magulang? Hindi, kinabukasan na. Kinabukasan na yata yun ng nangyari yung pagsundo. Okay. Tapos kinulong na kami. Kinulong na kami mula noong November 28 ng gabi hanggang noong November 30. Pero noong pong time na yun na hindi pa ho nakakarating yung mga magulang, no? Tapos susunduin nila yung mga anak nila kung saan man sila dinala. Hindi ko alam kung ano na yung pagkatapos na nun kasi nakakulong na kami. Hindi ko na alam kung ano na yung nangyari dun sa mga sumunod. At hindi na ho sila nakapagbigay ng testimonya pabor sa inyong panig? Hindi ho ganun? Meron po, ang binigay lang po sa amin ano, yung mga consent. Oo, yung sa testimony na yung sa testimony nila, yung consent ng mga magulang para doon sa kanilang anak na mag-aral nga doon sa school. So yun po yung ano. Mag-aral. Pero yung ibig sabihin, yung consent po na ilikas sumama sa inyo. Hindi ko alam kung nakuha po yun na wala po kaming ganong ano. So, noong time po na tumatakbo yung kaso. Yung paglikas na yun, hindi naman namin makukuha agad yung consent, di ba? Kasi nasa panahon ng emergency yun at yung rescue. Tapos, wala kami yatang nakuhang ganon. Wala kayo nakuhang ganon. So, ibig sabihin, tumakbo yung kaso ng 8 taon na hindi human lang nagsabi yung mga magulang na nagpapasalamat sila sa ginawa yung paglikas sa mga anak nila. Wala hong ganon. Meron naman po, nagpasalamat naman sila sa amin sa nangyari. Eh kung ganun na bakit may kaso? Oh. So hindi ko lang alam po no doon sa mga naipresenta ng aming mga abogado rin kung merong mga ganun po na binaibigay po ng ating mga parents. Ito po kasi, di ba, sa Tagum City RTC po dininig yung kaso, no? Nakailang beses po ba sila nag-hearing na nakasama kayo o nakadalo kayo? Well, hindi po ako dumalo, no, dahil sa security reason. So, hindi kayo nakakapunta? Kaya yung mga abogado lang po yung dumadalo doon sa kaso. Yung sa huling part po ay doon po ako nag-testimony through Zoom. Virtual. So, hindi nyo po na-kumpronta. Yung po mga nag-aakusa sa inyo, ha, habang po tumatakbo itong kasong ito. Ay, hindi po, kasi ang naging desisyon na lang po ay dahil nung panahon na yun, di ba, pandemic pa yun. Tapos, siyempre, meron ding kinoconsider yung mga abogado sa akin, security risk. Okay. Sige. Kaya po, ang umaten po yung aming abogado po. Tapos, may pangamba ho ba kayo, Congresswoman, na parang binibweltahan kayo ng dating Pangulo dahil kung maaalala po natin, nag-aim pa kayo ng reklamong grave threat, di ba? Laban kay dating Pangulong Duterte dahil nung sinasabi nga niya na ang dapat daw ay patayin na si Franz. Sabi niya ganun. Kaya po kayo nagdemanda. Tingin niyo po ba, kaya po biglang nagkaroon ng ganitong hatol, dahil po siya binibweltahan lamang kayo ng dating Pangulo? Well, dahil yun ay influenced by the Duterte yung lugar. So baka may mga ganung factor po. Pero hindi ko rin naman dinidirektang may ganun din po kasi inaano ko rin nga baka na-influensyahan pero so syempre kami naman po ay undergo ng proseso, mag-a-appeal pa po kami dahil tingin natin ay hindi po katanggap-tanggap at unjustified itong decision po ng korte. So, mag-a-appeal po kami sa Court of Appeal. Tama ho ba ang pagkabasa ko dun sa decision, Congresswoman Franz, na mas binigyan ng focus ng korte yung paglikas or itong rescue mission or yung so-called violation at hindi sila nagbigay ng focus dun sa bakit ba umaalis dun sa eskwelahan? Bakit ba nagkaroon ng pagkakataon na kinailangan ilikas ng mga guro itong mga estudyante? Ano ba yung threat? Yes, oo. Tama ka, Casey, no? So, hindi nga tinignan ng korte yung dahilan bakit nga umaalis yung mga bata. So but definitely hindi po kami po ay imbitado doon at
kinabukasan pa nga sana yung program, no, doon November 29. Mm-hmm. So nangyari na po yung pangyayaring yan a night before. Kaya wala na po kaming nagawa, no, kundi tulungan yung mga bata. So imbitado, well, pasensya na, congresswoman. Ito nga yung mga lumad schools, 2011 pa lang, mm-hmm, ano, mga binuo na yan, ano, ng mga community, mm-hmm, mga religious groups, mm-hmm, organizations, multisectoral. Mm-hmm. Sa panahon ni Duterte, tumindi yung harassment, threat, at sunod-sunod yung pagpapasara ng mga lumad schools. No, more than 200 nga yan na pinasara ng DepEd noong panahon ni Duterte. Mm-hmm. At yun nga, meron pa nga siyang statement, di ba, si Duterte, na bombahin itong mga lumad schools. Uh-huh. So yun nga, napasampasara nga itong mga schools na to. Congressman, baliktanaw lang tayo ng bahagya. Sinabi niyo kanina na naimbitahan kayo para sa isang programa na dapat sana'y kinabukasan pa. Pero itong incidenteng ito ay nangyari nung kinagabihan pa, no? So anong programa ito? At bakit ho kayo na imbitahan? Ano ito, National Solidarity Mission. Kami ay nagpunta doon dahil nga gusto nila din na makita rin namin yung sitwasyon, mm-hmm, ng mga schools nila, no? Na highly militarized kasi yung school nila. So kami lang yung naimbitahan nila, kami ni dating Congressman Satur, mm-hmm, na makita yung sitwasyon nila. At pupunta pa nga dapat yung nakatakda nga sana pupunta rin yung DepEd doon nung kinabukasan, kaya bago nangyari yon nung gabi. No, kaya talagang nabigla kami, may ganung insidente na nung November 28 nung gabi na yon. Sana nga po't malinawan po ng husto itong issue na ipinukul sa inyo, no? At yung hatol po na inilabas nitong korte, magpa-file po kayo ng sabi nyo na apila. Kailan nyo po gagawin ito? Meron na ho ba kayong nakatakdang... May rules po, no, within 15 days. 15 days, okay. Before July 30. Okay, wala naman kayong balak na humarap mismo dun sa korte, dun sa Tagum, wala naman. Ay, wala na po. Tapos na po yung namin. Sige, wala na doon. Alright, so apila na lang from the... Pag nag-apila na po kami ay matatapos na yung jurisdiction ng korte sa amin. Okay. Eh saan ho ba kayo daw gustong ipakulong nitong korte? Diyan ho ba sa Davao? Sa Davao ho ba? Hindi ko po alam. Ay, hindi niyo pa alam. O, sige po. Sa farm. Sa farm. Okay. Sige po. Congresswoman Franz, thank you so much po sa oras na minigay niyo sa amin, ha? Ingat po. Thank you, salamat, Tony. Salamat, thank po. O, yan po si... ACT Teachers Party List Representative Franz Gasto. Para sa more unboxing ng issue ng bayan, subscribe na sa Teleradyo Servicio YouTube channel.